At balikan natin ang ulat ni Job Manahan. Kaugnay pa rin po yan ang pagdalo ni Pangulo Marcos Jr. sa kanyang kauna-unahang Independence Day celebration bilang Pangulo. Job! Tony, sa kanyang Independence Day message sa Quirino Grandstand, nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi na muli magpapauto ang bansa sa anyay external forces. Sa kabila ng masamang panahon, ay itinuloy ni Marcos ang Independence Day ride sa Luneta, ang kanyang kauna-unahan bilang presidente ng Pilipinas. Sinimulan niya ito sa flag raising ceremony at wreath-laying activity sa Rizal National Monument at nagtapos sa civic parade ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga residente ng iba't ibang local government units sa Metro Manila. Sa message naman ng Pangulo, sinabi niya na bukod sa hindi na magiging subservient ang bansa sa kahit anong kapangyarihan, nangako siya na tutugunan ng kanyang administrasyon ng umano'y unfreedoms o mga issue sa bansa na kumikitil sa kalayaan ng Pilipino. Ilan daw sa mga ito ay ang kahirapan, kagutuman at inequality. Matutugunan daw ang mga problema na ito sa mga tamang desisyon ng gobyerno. Kaya naman ibinida ng Pangulo ang kanyang Philippine Development Plan na tatanggal hanggang 2028 o hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Ang Philippine Development Plan ay layunin na mapataas ang bilang nagtatrabaho sa bansa at paunla rin pa ang sitwasyon ng mga Pilipino sa pamamagitan ng magandang ekonomiya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. It is said that there are manifold unfreedoms prevailing in society that stand in the way of human development. These are the corrosive political and social conditions that make the nation not as free as we would like to profess and to believe, such as poverty, inadequate economic opportunities, disabling rather than enabling living conditions, inequality, and apathy. We will strive to remove the unfreedoms. We will aim to feed the hungry, free the bound, and banish poverty. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Freedom from hunger, freedom from neglect, freedom from fear. Tony, sir, nauna namang pahayag ng Pangulo kaninang umaga. Sinabi niya na kailangan pang hawakan ng mga Pilipino ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. Ikinatuwa rin niya na sa kabila ng makabagong hamon sa buhay at panibagong uri ng pang-aapi na nanatiling matatag ang mga Pilipino at hindi sumuko sa mga ito. Dahil dito dapat anya matandaan ng publiko kung paano lumaban ang mga bayani natin at isa puso ang tapang at sakripisyo na nagawa nila noong panahon na iyon. Hinamon rin ng Pangulo ang publiko na igiit ang kalayaan natin araw-araw. Tony, nagtapos ang independence rights ng Pangulo sa nasa higit isang oras na socio-civic parade. Ilan sa mga nandoon kanina ay ang Diplomatic Corps, ang First Family, at si Press Secretary Chaloy Garafil. Tony? Maraming salamat, Job Manahan!